Praise the Lord! Kumusta na po kayo? Nawa po ang lahat ay nasa maayos at ligtas na kalagayan. At kung anuman po ang pinagdaraanan natin ngayon sa kasalukuyan, yan po ay lilipas din. Sabi nga po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 13, atin pong babasahin, "Every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it, and so provide you with a way out." Meron pong mga nagtatanong, bakit ang tao ay hindi maubusan ng problema? Katulad sa sitwasyon natin ngayon, na ang pandemic na to, na COVID-19, ay nagdala ng isang malaking problema, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Nagdulot ito ng isang malaking banta sa kalusugan ng bawat tao, gayon din sa ekonomiya ng bawat bansa at pamilya, dahil limitado ang ating galaw at mga bagay na pwedeng gawin. Hanggang kailan kaya tayo magtitiis ng mga problema sa buhay? Ayon sa mga talata na ating binasa mula sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, na ang bawat trial sa buhay ay pangkaraniwan. Trials are common, or ang bawat pagsubok ay pangkaraniwan. Pangkaraniwan dahil lahat ng tao ay dumaranas ng pagsubok. Sabi nga, babalikan natin, "Every test that you have experienced is the kind that normally comes to people." So sinasabi dito, bawat pagsubok ay normal lang na nararanasan ng tao. Lahat ay nakakaranas ng problema, iba't iba nga lamang ang mukha. May problema sa pamilya, problemang pinansyal, problemang legal, problemang emotional at iba pa. So lahat ho ng tao ay dumaranas nito. Now, kung tatanungin po natin ang bawat isa, sino sa atin ngayon ang makapagsasabing wala siyang problema sa buhay na naranasan? Tinitiyak ko po, lahat po tayo ay meron niyan. Sapagkat ang problema ay kaakibat na ng mundo na ating ginagalawan. Mismo ang ating Panginoong Hesukristo ay nagsabi sa John chapter 16, verse 33, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." So, makikita natin dito na sa mundong ito, mayroong problema na nararanasan ang bawat tao. Pero, ang kagandahan nito, kapag tayo ay nasa Panginoong Hesukristo, mayroon tayong kapayapaan. Kaya, napakahalaga po na tayong lahat ay nasa ating Panginoon. So, maliban sa ang bawat pagsubok ay pangkaraniwan, sinasabi din dito sa ating mga talata na binasa, trials have limitation, o ang pagsubok na naranasan ng bawat tao ay mayroong hangganan. Ang bawat problema na naranasan ng bawat isa sa atin ngayon ay hindi po yan panghabang buhay. Tandaan po natin, kung may gabi, may pagsikat din po ng araw, sapagkat nga ang bawat pagsubok o trials ay mayroong hangganan. Balikan natin ang mga talata na ating binasa. Sabi rito, sa verse 13 ng 1 Corinthians chapter 10, letter V, "But God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm."
hindi daw niya tayo papayagan na makaranas ng pagsubok ng higit sa ating kakayanan. Kaya may hangganan po ang pinapayagan ng Diyos ng mga problema dumarating sa buhay natin. Kaya itong nararanasan natin ngayon na pandemic COVID-19, may hangganan po yan. Kaya ang sabi po ng Book of Isaiah chapter 41 verse 10, "Don't worry, I am with you." Wala daw po tayong dapat ipag-alala sapagkat sasamahan tayo ng Panginoon. But of course, kinakailangan ang ating pag-iingat. So, ulitin ko po. Sabi niya rito, Isaiah 41 verse 10, "Don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory." Kaya napakaganda po ng pangako po ng Panginoon. Na anumang kalagayan po natin sa ating buhay, nakatiyak po tayo na tayo ay Kanyang sasamahan. So, patungkol po sa trials, maliwanag po, according to 1 Corinthians 10:13 ating binasa, trials are common, o ang pagsubok ay pangkaraniwan. Trials have limitation, o ang pagsubok ay mayroong hangganan. At ang sabi pa ng Panginoon, itutuloy po natin ang pagbasa, no, ay makikita natin na ang bawat pagsubok sa buhay, ang bawat trials po, ay mayroong solusyon na inilaan ng ating Panginoon. Trials have solution. No po. So, dito po, sa pagpapatuloy po natin, sabi dito, "At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it and so provide you with a way out." So, napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. Kapag dumating na daw po yung pagsubok o problema sa buhay ng bawat isa po sa atin, Siya mismo ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang ang lahat ng ito ay ating mapagtagumpayan o ating pong malampasan. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya para malampasan po natin, masumpungan po natin ang solusyon sa bawat problema po natin, lumapit po tayo sa Diyos. Marahil po ay hindi natin masumpungan sa kamay ng tao ang solusyon sa ating mga suliranin. Pero tinitiyak ko po, sa kamay ng Diyos, kapag tayo po ay lumapit sa Kanya, makakasumpong tayo ng kapahingahan, makakasumpong tayo ng solusyon sa bawat suliranin na pinagdaraanan ng bawat isa po sa atin. Mismo ang ating Panginoong Hesukristo, nanawagan sa lahat ng tao, nanawagan sa bawat isa po sa atin. Kung tayo ay bigat na, hirap na hirap na sa mga problema na dinaranas mo, marahil ngayon nag-aalala ka, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapaghanap buhay dahil bawal lumabas, kinakailangan stay sa loob ng bahay, nagugutom ka na, o ang mga anak mo, pamilya mo ay naghahanap ngayon ng mga bagay na dati ay nararanasan nila pero hindi pwede dahil ika nga limitado ang ating mga galaw. Pero, tinitiyak ko po na ang Panginoon ay merong mga alternatibo na ibinibigay sa bawat isa po sa atin upang sa gayon ay maranasan po natin na sa gitna ng problema, sa gitna ng mga pagsubok natin sa buhay o anumang krisis, ang lahat ng ito ay ating malampasan o mapagtagumpayan. Kaya siya po ay nananawagan sa bawat isa sa atin doon sa Matthew chapter 11, verse 28, ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Babasahin po natin. "Come to me, all you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry, and I will give you rest." Sabi niya dito, kayong lahat na napapagod, nabibigatan na sa lahat ng mga pasanin na inyong naranasan sa inyong buhay, halikayo, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Marahil ang kapahingahan o ang solusyon nga ay hindi natin masumpungan sa mga bagay-bagay sa mundong ito o sa kamay ng tao, pero tinitiyak ko dahil mismo ang ating Panginoon ang nag-anyaya at nanawagan sa atin, sa Kanya'y masusumpungan natin ang kapahingahan at ang kapayapaan sapagkat sabi nga niya, sa Kanya mayroon tayong kapayapaan.
Ang kailangan lamang kung ano mang kabigatan meron tayo, kung ano mang krisis o mga pagsubok sa buhay na meron tayo, huwag tayong mag-atubili na ilapit at dalhin sa ating Panginoon. Ano ang sabi ng unang Pedro of 1 Peter chapter 5 verse 7? Give all your worries to Him because He cares for you. Give all, not many, not some, but all your worries. So lahat daw po ng ating mga lalahanin, lahat ng ating kabigatan, lahat ng ating mga suliranin, ibigay natin sa Kanya at tayo ay Kanyang tutulungan. Now, sa kasalukuyan nating sitwasyon ngayon, ano kaya ang possible solusyon na pwede at kayang ibigay ng Panginoon? Although, lahat po ay kayang ibigay ng Panginoon sa atin para sa kabubuti ng bawat support sa atin. But at our present situation, ano po ba yung mga inaasahan po natin at dapat nating hingin sa Panginoon? Of course, yung protection. His protection sa bawat support sa atin, no? Naroon po ito ipinangako po ng ating Panginoon. Sa Psalms 91, verse 3 to 4 and 14 to 15, sabi niya rito, God will save you from hidden dangers and from deadly diseases. You can go to Him for protection. He will cover you like a bird spreading its wings over its babies. You can trust Him to surround and protect you like a shield. Katulad daw ng isang ibon na iniingatan ang kanyang mga inakay sa lilim ng kanyang mga pakpak, gayon din tayo iingatan ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy, sabi ng verse 14 to 15, the Lord says, if someone trusts me, I will save them. I will protect my followers who call to me for help. When my followers call to me, I will answer them. I will be with them. When they are in trouble, I will rescue them and honor them. So kapag tayo daw po ay magtitiwala sa Panginoon, nandoon ang kanyang pagliligtas sa atin. Hindi lamang po yung protection ang kanyang ibigay, bagkos yung provision sa bawat isa po sa atin. Sabi ng iba, nagugutom na sila, walang makain. Pero ako po naniniwala, ang provision po ng Diyos ay enough. Sabi nga po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Limitado po ang resources ng ating pamahalaan para bigyan po ng tulong ang lahat po ng tao. Pero tinitiyak ko po, hindi po limitado, unlimited po ang supply na pwedeng ibigay po ng Diyos sa atin. So sabi ng Apostol Pablo, my God shall supply. Meaning to say, our supplier ay walang iba kundi ang ating Diyos. At ang saklaw ng pwedeng ibigay ng Diyos sa atin, sabi ito, my God shall supply all your need. Hindi marami kundi lahat ng ating mga pangangailangan. Pero marahil, hindi mo natanggap ang lahat ng gusto mo, pero tinitiyak ko, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. At ang basihan ng Diyos ng kanyang supply sa bawat sa atin, sabi dito, my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. The standard of His supply is not according to the economic condition of the world or the riches of our country, but according to His riches in heaven. So mga kapatid, mga minamahal, ang langit at lupa, ang Diyos ang lumikha, at ang lahat ng yaman sa mundo ay pag-aari ng Diyos. Sa palagay mo, hindi kayang i-provide ng Diyos ang ating mga pangailangan? Kaya pong ibigay ng Diyos yan, magtiwala lamang po tayo sa Kanya. So, purihin po ang Panginoon sa oras pang ito. Tandaan po natin, lahat ng pagsubok na dumating sa buhay po ng tao, yan po ay mayroong katapusan. May hangganan. May solusyon po ang lahat ng yan. Kaya kung ano man po yung pinagdaraanan natin ngayon, sa kasalukuyan, pare-pareho po ang tao ngayon, may mga problema pinagdaraanan. Pero ang lahat pong yan, kapag inilapit po natin sa Diyos, tinitiyak ko po, tutulungan po tayo ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos po natin ay matapat, ang Diyos po natin ay
mapagmahal sa bawat isa po sa atin. Ang gusto lamang po ng Panginoon, dumulog at lumapit po tayo sa Kanya. Tayo pong lahat ngayon ay mananalangin upang idulog sa Diyos ang anumang kalagayan na meron po tayo. Sabi ko nga po kanina, lahat po tayo may problema, iba't ibang mukha nga lamang. Pero ako po ay naniwala, kapag tayo tumawag sa Kanya, Siya ay sasagot. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sapagkat Ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na matapat, Diyos na sumasagot ng aming mga panalangin. Na kapag kami tumawag sa Iyo, Ikaw ay sasagot at hindi bingi ang Iyong tenga upang hindi marinig ang aming mga panalangin. At hindi rin miksi ang Iyong kamay upang hindi maibigay ang sagot sa aming mga kahilingan. Itinataas po namin sa oras pong ito ang bawat isa na kasalukuyang dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok o problema sa buhay, lalong-lalo na sa kasalukuyang sitwasyon hindi lamang sa aming bansa, kundi sa aming buo sa buong mundo. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa na malampasan kung anumang mga suliranin ang kanilang pinagdaraanan ngayon. Sa sino man nakakaranas ng sintomas ng karamdaman sa oras pang ito, abutin mo po sila at sila po ay iyong bigyan ng kagalingan. Ipakita mo po sa kanila ang iyong kapangyarihan, ang iyong kakayahang magpagaling sa anumang karamdaman sapagkat Ikaw ang aming tunay na manggagamot. Dalangin din po namin sa aming pamahalaan, tulungan mo po ang aming pamahalaan sa pagharap sa kasalukuyang krisis sa aming bansa. At ibigay mo po ang sapat na resources sa aming pamahalaan upang matugunan ang pangangailangan ng taong bayan at iba pang mga pangangailangan. Itinataas po namin sa iyo ang lahat po ng mga frontliners. Dalangin po namin na patuloy po silang ingatan, bigyan ng kalakas at kagalakan sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin at nawa hindi po sila makaranas ng anumang diskriminasyon bagkus maranasan nila o maranasan nila ang suporta ng taong bayan sa dedikasyon na kanilang ginagawa sa paglilingkod sa aming mga kababayan. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang magpala sa bawat sa amin at nawa Panginoon sa lahat ng pagkataon ang iyong pag-iingat ay patuloy naming maranasan. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa panalangin at magpatuloy po tayo na tumawag, magtiwala sa ating Panginoon sapagkat Siya lamang po ang ating lubos na maasan. Pagpalain po tayo ng Diyos.